Adobo Recaps here, for today's recap, ang movie title ay Lagaslas. Nagsimula ang kwento isang umaga sa isang magandang nayon. Maliligo na sana si Loleng, ngunit nalaman niyang walang tubig sa banyo, at nagpasya siyang tawagin ang kanyang anak para magigib ng tubig. Gayunpaman, hindi tumugon ang kanyang anak dahil nasa kwarto ito at busy sa pagpapatangkad. Sumigaw si Loleng at nagmadaling lumabas si Edmar, dahil galit na ang kanyang ina at kinondena ang kanyang mga aksyon. Tiningnan niya ang gripo ng tubig at nalaman niyang mahina nga ang tulo nito. Kumuha siya ng piraso ng goma para higpitin ang hose ng tubig, ngunit patuloy pa ring nagagalit si Loleng dahil sa bagal ng kanyang kilos. Frustrated, sinundan ni Edmar ang hose ng tubig para hanapin kung saan nanggagaling ang pagtagas. Sa kanyang paglalakad, napadpad siya sa isang banyong gawa sa Nipa Hut. Walang pag-aalinlangan, sumilip siya at natuklasan niyang may naliligo na babae sa loob, at agad namang ginanahan ang magic wand ni Edmar. Lumipat ang eksena kay Loleng, isang tindera sa palengke. Ang mga tindera ay dumadaing dahil ang pera pang upo ng kanilang mga pwesto, ay itinakbo ng leader ng kooperatiba. Dapat silang magbayad ng 2.8 million, kung hindi, lahat sila ay mapapaalis. Sa gabi habang naghahapunan, ipinahayag ni Loleng ang kanyang pagkadismaya kay Edmar. Hinimok niya ito na maghanap ng trabaho at kumita ng disenteng kita, sa halip na ubusin ang lahat ng oras niya sa kanyang silid. Bagamat ang kanyang mga salita ay hinimok ng kanyang pagkabigo at mga problema, si Edmar ay nanatiling walang pakialam. Maya-maya ay nag-imagine si Edmar sa babaeng sinilipan niya. Lumipas ang mga araw at lumakas ang kanyang curiosity, at sinimulan niya itong silipin araw-araw kapag naliligo ito, habang siya naman ay nagpapatangkad. Isang araw ay hindi na siya nakatiis, at nagpasya siyang sundan ang babae sa kanyang bahay. Habang nakasilip si Edmar ay nasaksihan niya ang isang nakakagulat na pangyayari. Tinawag ang babae na si Charisma, at napagalaman na nakatira siya sa kanyang tiyuhin na nagngangalang Bisensyo, na may sakit at naka-wheelchair. Inilaan ni Charisma ang kanyang sarili sa pag-aalaga kay Bisensyo. Bukod pa roon, binigyan niya rin ang matanda ng CPR sa pangalawang ulo nito. Sa kabila ng mga pangyayari, nakatagpo ng kaligayahan si Charisma na matugunan ang mga pangangailangan ng matanda. Samantala, sa palengke naman ay nagsama-sama ang mga vendors para humingi ng hustisya, dahil hindi nila namalayan na ninakaw na pala ang pera na kanilang renta. Ang alam lang nila ay masigasig nilang binayaran ang kanilang upo sa buong taon, na walang kamalay-malay sa anumang maling gawain. Bilang mapagpakumbabang individual, determinado silang ipaglaban ang kanilang mga karapatan, dahil sila ay masisipag na tao na sinamantala. Kinagabihan, dahil mabigat ang sitwasyon kay Loleng, hiniling niya kay Edmar na magpamasahe sa kanya. Sinabi niya na sumasakit ang kanyang ulo dahil sa mga problema sa palengke. Bilang tugon, nagtanong si Edmar tungkol sa kanyang yumaong ama, na nagudyok kay Loleng na ibahagi ang kwento ng kanyang pagpanaw. Nalaman ni Edmar na ang kanyang ama ay pumanaw noong siya ay 2 taong gulang pa lamang. Sa kabila ng kalungkutan ng paksa, nakatagpo ng ginhawa si Loleng sa paggunita sa kanyang yumaong asawa. Lumipas ang mga araw, tila lalong nahumaling si Edmar kay Charisma. Habang busy si Charisma sa pagligo, si Edmar naman ay busy din sa paglalato-lato. Habang kumikilos, aksidenteng gumuho ang Nipa Hut. Nagpanik si Edmar at ikinatuwiran niya na hinahanap niya ang kanyang kambing. Gayunpaman, hindi inosenteng babae si Charisma at alam niya ang ginagawa ni Edmar. Imbes na magalit, niyaya ni Charisma si Edmar na sila naman ang maglaro ng lato-lato. Dahil hindi 2 beses dumarating ang pagkakataon, kaagad na naglunsad ng kwiti si Edmar sa bulkang taal ni Charisma. Sa gabi, palagi ang makikita si Edmar na may hindi mapunit na mga ngiti, habang kumakain kasama ang kanyang ina. Sa kabila ng madalas na galit ng damdamin ni Loleng, napanatili ni Edmar ang kanyang masayang estado. Isang araw, pagbalik ni Charisma mula sa palengke, natuklasan niyang naghihintay na sa kanya si Edmar sa likod bahay. Sa halip na itaboy, pinapasok siya ni Charisma sa bahay, at naglaro sila ng lato-lato sa banyo. Biglang nagising ang matanda, tinatawag ang pangalan niya. Nang walang tugon, hinanap niya ito gamit ang kanyang wheelchair. Kinailangan ni Charisma na huminto sa paglalaro nila ni Edmar, para gumawa ng diversion si Charisma, sa pamamagitan ng paggawa ng isang tasa ng kape para sa matanda, ngunit naghinala ito kaya tiningnan nito ang banyo at wala siyang nakitang tao. Nagtago si Edmar sa likod ng pinto, at nang magkaroon siya ng pagkakataon ay tumakas agad siya. Umuwi siyang bigo,
ngunit hindi naubos ang kanyang swerte. Isang babae ang dumating para sa regular na pedicure ni Loleng, ngunit ang kanyang ina ay nasa palengke pa rin. Napansin ng babae na nakakunot ang noo ni Edmar, kaya tinanong niya ito kung ano ang magpapaalis dito. Dahil sa inis ay bigla niya itong niyaya na maglaro ng lato-lato, na siya namang matagal ng inaante na pagkakataon ng babae, kaya binigyan niya si Edmar ng CPR sa kanyang pangalawang ulo. Maya-maya, narinig nilang dumating si Loleng at napatigil ang dalawa sa kanilang ginagawa. Nabiguman si Edmar ay nakaramdam naman ng saya ang babae. Sumapit ang gabi, at ang walang humpay na ulan ay nagpatindi sa kawalan ng pag-asa ni Edmar, dahil nanatili ang anino ni Charisma sa kanyang isipan. Hindi makatiis, sinuot niya ang kanyang jacket at nagmadaling pumunta sa bahay ni Charisma. Pagdating doon, natuklasan niyang nag-e-enjoy si Charisma kasama ang matanda. Matindi ang mga galawan niya, naiwan ang matanda na umiiling sa alapaap. Kontentong umiti si Edmar, alam na alam niya ang kasiyahang natamo niya sa piling ni Charisma. Dahil sa edad ng matanda ay mahina ang kanyang tibay, at kalaunan ay napagod kaya nakatulog. Nagbigay ito ng gininto ang pagkakataon para tuklasin naman ni Edmar ang paraiso ni Charisma. Palihim na sumenyas ito sa kanya mula sa likuran, at walang pag-aalinlangan, sinamantala nila ang sandaling iyon, lalo na't gusto niya rin ang gusto ni Edmar. Sa pag-uwi ni Edmar mamaya, natuklasan niya si Loleng na naghihintay sa kanya, dahil bihira para sa kanya na lumabas sa kalagitnaan ng gabi. Kinabukasan, binisita ng kilalang si Attorney Acosta ang bahay ni Vicencio. Tinalakay nila ang kanyang last will and testament, partikular ang tungkol sa legacy na inilaan niya para kay Charisma. Lumalabas, ang tunay na ama ni Charisma ay kaibigan ni Vicencio mula pagkabata. Nang madedo ang kanyang mga magulang sa isang aksidente, sinalo ni Vicencio ang responsibilidad na alagaan siya. Dahil hiwalay na si Vicencio sa kanyang asawa, namuhay silang dalawa kahit na hindi sila magkadugo. Sa hapon ay sumulpot si Charisma sa harap ng bahay ni Edmar. Nagmamadali siyang lumabas upang salubungin siya, maingat na hindi malaman ng kanyang ina. Dinala siya ni Edmar sa loob ng tricycle, at mabilis silang naglaro ng lato-lato sa loob nito. Habang nag-uusap, inamin niya na ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng isang lalaki na maging close sa kanya. Mula nang mapunta siya kay Vicencio, palagi silang lumilipat ng bahay dahil sa pag-iingat sa kanilang relasyon. Mula sa murang edad ay naglilingkod na siya kay Vicencio at noong una, nakaramdam siya ng takot at pagkabalisa, ngunit sa paglipas ng panahon, nagustuhan na niya ang kanilang mga ginagawa. Sa paglipas ng mga araw, ipinagpatuloy nina Edmar at Charisma ang kanilang paglalaro ng lato-lato, habang natutulog ang matanda. Isang gabi, nagising si Vicencio sa tunog ng mga buntong hininga ni Charisma. Naintriga, kinuha niya ang kanyang baril, binuksan ang pinto, at natuklasang nakikipaglaro si Edmar kay Charisma. Mabilis na tumakas si Edmar, at humingi ng paumanhin si Charisma sa matanda sa kanilang ginawa. Iminungkahi ng matanda na kung gusto niyang makasama si Edmar, umalis na lang siya kaysa magpanggap. Gayunpaman, hindi pa handa si Charisma para doon. Humingi siya ng tawad at nangako sa matanda na hindi na ito mauulit. Sa kabilang banda, tumakbo si Edmar ng walang suot na damit pauwi, at natarante si Loleng nang makita ang anak sa ganoong sitwasyon. Kinabukasan, hindi pa rin sumuko si Edmar, bumalik siya sa bahay ni Charisma at nasaktan siya nang makitang naglalaro ng masaya ang dalawa. Habang nag-iisip ng plano si Edmar ay inaakit na naman siya ng babaeng customer sa pedicure ni Loleng. Gayunpaman, dahil kay Charisma lang ang puso ni Edmar, muli niyang tinanggihan ang babae. Sumapit ang gabi, at palihim na pumasok si Edmar sa bahay ni Charisma na may hawak na itak, na parang wala sa tamang pag-iisip. Puno ng galit, tumuloy siya sa silid ni Vicencio at inatake siya. Biglang dumating si Charisma at agad na pinaputukan ang baywang ni Edmar. Malakas ang mga sigaw ni Charisma dahil hindi na nailigtas si Vicencio. Sa estado na hindi makapaniwala, lumabas siya ng bahay at humingi ng tulong. Maya-maya, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at tinanong si Charisma tungkol sa nangyari. Sa kabilang banda, si Edmar pala ay buhay pa. Dinala siya sa ospital habang umiiyak at nagsisisi sa ginawa niya. Dahil sa pagpanaw ni Vicencio, opisyal na napunta kay Charisma ang lahat ng mana. Kaya naman, mabait niyang binayaran ang renta para sa lahat ng nagtitinda sa palengke. Lahat ng vendors ay masayang umiti at nagpasalamat, kahit hindi nila alam na ito ay nasa last will ni Vicencio.
Makikitang magkasama si Charisma at ang abogado, dahil hiniling ni Vicencio kay Charisma na tulungan siya sa paghawak ng kanyang mga ari-arian. Nagtapos ang pelikula sa pagkakakulong ni Edmar sa kanyang ginawa. Kung nagustuhan mo ang recap, please like the video at maraming salamat mga idols. Video at maraming salamat.